6 of our northern garrisons along the Silk Road have fallen in a coordinated attack. All trade has been disrupted. If we allow this to continue, it could be the end of the kingdom. And my citizens? Slaughtered. This soldier is the only survivor. I fear more attacks will follow. Who is responsible? China at Sinocentrism. Kabihas ng China, isa sa pinakamatandang kabihasan sa daigdig. Mauugnay ito sa turo at kaisipan ni Confucius. Tinawag ang China bilang Zunggo na nangungulugang gitnang kaharian. Sinocentrism. Paniniwala ng mga Chino na ang China ang sentro ng daigdig. Paniniwalaan din nila na ang kanilang kultura at kabihasan ang natatangi sa lahat. Sinocentrism. Dahil sa paniniwalang ito, para sa mga Chino, ang iba pang mga lahi ay tinatawag nilang barbaro. Sibilisado ang tawag sa tumanggap ng impluwensyang Chino na yumakap ng Confucianism. Mandate of Heaven. Ito ay paghihintulot o basbas ng langit. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit may mga naganap na pagpabago o pagpapalit ng dinastiya sa China. Son of Heaven. Ito ay kilala rin sa tawag na Anak ng Langit. Ito ay pagkakakilala ng mga Chino sa kanilang emperador. Pinaniniwalang pinili ang emperador sa langit upang pamanuan ang buong kapuluan. Koto. Ito naman ay pagpupugay ng mga Chino at mga barbaro tanda ng pagrespeto sa kanilang emperador. Sila ay yumuyuko sa emperador ng 3 beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento. Japan at Korea at ang divine origin ng mga emperador. Divine origin. Paniniwalang banal ang kanilang mga pinuno. Pinaniniwalaan ng mga Hapones na ang mga isla nila ay lupa ng mga Diyos sa dahilang nabuo at isinilang dito ang kanilang Diyos. Alamat ng Japan. Izanagi at Izanami. Ayon sa Kojiki, ang kapuluan ng Japan ay nabuo mula sa pagtatalik ng Diyos na si Izanagi at Diyosang si Izanami. Amaterasu o Mikami. Mula sa paghuhugas ng kaliwang mata ni Izanami, nagbuhat ang Diyosa ng Araw at kinikilalang Diyos ng mga Hapones na si Amaterasu o Mikami. Ipinadala ni Amaterasu ang kanyang apo na si Ninigi no Mikoto sa pulo ng Kyushu upang doon mamuhay. Binigyan niya ito ng 3 kayamanan, alahas, salamin, at espada, banal na sagisag ng emperador. Ang kaapo-apuhan naman ni Ninigi na si Jimmu Tenno ang naging kauna-unahang emperador ng Japan noong 660 BCE. Sa lahi lamang ni Amaterasu dapat magmula ang emperador ng Japan. Hindi sila naniniwala sa Mandate of Heaven, kaya hindi maaaring palitan o tanggalin sa katungkulan ang kanilang mga emperador. Nananatili ang emperador bilang simbolo ng pagkakaisa ng mga Hapones hanggang sa kasalukuyan. Japan ay nagmula sa 2 kanji character na ang ibig sabihin Sun origin, kung kaya't tinatawag na Land of the Rising Sun ito. Alamat ng pinagmulan ng emperor ng Korea. Naniniwala rin sila sa banal na pinagmulan ng kanilang emperor. Alamat ni Tanggun Wanggyom. Si Prinsipe Wanung, anak ng Diyos ng kalangitan na si Wanin, ay nagnais na bumaba mula sa langit at manirahan sa daigdig ng tao. Nang malaman ang ninanais ng anak, ay naghanap si Wanin ng mataas na kabundukan at natagpuan ang Mount Tibet na nagsilbing panirahan ng nasabing prinsipe. Nang makapanirahan na sa lupa ang prinsipe, itinatag niya ang lungsod ng Diyos. Tinuruan niya ang kanyang mga nasasakupan ng kaalaman sa agrikultura at iba't ibang gawain
tulad ng paghahabi at pagkakarpintero. Bumuo rin siya ng mga batas upang maging gabay sa pagtukoy ng mabuti at masama at sa pagpataw ng kaparusahan sa mga lumabag sa batas. Siya ay sinasabing nakapangasawa ng isang oso na naging isang magandang babae. Sila ay nagkaanak at pinangalanan nila itong Tangyung Wangkyom. Siya ang nagtatag ng kaharian ng Gojo Seon. Namuno siya rito sa loob ng 180 taon. Ang Korea ay nangangahulugang Land of the Morning Lamb. Ang alamat ni Tang. Isang tigre at isang oso ang nananalangin kay Wanong, anak ng Diyos ng Kalangitan, upang sila ay maging tao. Nang marinig ni Wanong ang panalangin, iniutos niya sa dalawa na kumain ng 20 clove ng bawang at bugkos ng mugwort, at umiwas sa sikat ng araw sa pamamagitan ng pagtatago sa yungib sa loob ng 100 araw. Hindi natagalan ng tigre ang nasabing sitwasyon, kaya iniwan niya ang yungib. Samantala, ang oso ay nanatili hanggang sa ito ay maging isang magandang babae. Ang osong naging babae ang naging asawa ni Hwanong. Sila ay nag-anak ng lalaki, si Tangun Hwanggyeong. Kinilala siya bilang tagapagtatag ng Gojo Seon, ang unang kaharian ng Korea. Ginugunita ng mga Korean ang araw ng pagkatatag ng unang kaharian tuwing 3 ng Oktubre. Ito ay tinatawag nilang National Foundation Day. Ito nga po pala ang report ng Group 3. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig.